Ngayong Sabado sa kapwa ko, mahal ko, tampok ang isang batang na miligro ang buhay dahil sa iba't ibang sakit. Nakarecover dahil sa pananalig ng ina. Batang walang butas ang puwit, dalawang operasyon pa ang pagdaraanan. Colostomy bag niya, bihirang mapalitan. Magandang maga po, ito po si Orly Mercado. Lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Nakatataba ng puso dahil ang kapwa ko, mahal ko ay nagiging daan para makatulong sa mga nangangailangan. Ang mga pasyenteng aming nakikita, ang mga lugar na aming nabibisita, ay puno pa rin ng pag-asa kahit na may mabigat na pinagdaraan ng problema. Sa pagharap natin sa bagong yugto ng ating programa at ng ating foundation, naniniwala po kami na tayo ay magkakaroon pa rin ng maraming pagkakataong makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Ako po si Joy N. Baloncio. Anak ko po si Bravery Faith Baloncio, 3 taong gulang. Siya po ay may sakit na cerebral palsy, epilepsy at naka-gastrotomy tube po. Dahil nahihirapan po kasi siyang kumain at doon na po pinapadaan yung pagkain sa kanyang tiyan. Pinuntahan natin sa Munting Lupa si Joy Baloncio, isang solo parent. Dito sila pansamantalang tumitira ng ilang araw para ipatingin ang kanilang anak na bunso. Sa isang maliit na bayan sa Bicol, naninirahan si Joy. Mula sa mahirap na pamumuhay, solong itinataguyod ni Joy ang 4 niyang mga anak. 3 sa kanila ay nag-aaral pa, samantalang ang bunso nila na si Bravery Faith ay merong maluwang sakit. Buhay po sa Bicol, masasabi ko pong mahirap po talaga dahil unang-una, lalo na po sa sitwasyon ko, sa kalagayan ko, simula po kasi na nagkasakit po si Bravery, hindi na po ako makapagtrabaho dahil po siya po inaalagaan ko na po dahil ang sakit niya po lifetime at ako lang din po ang marunong at ako lang din po talaga ang nakakaalam kung paano po alagaan siya. Kaya sobrang hirap po. Bali, si baby lang po ang lagi ko pong nakakasama araw-araw. Tapos yung mga anak ko po, nag-aaral po sila sa nag-i-school po sila. Kaya hindi ko po alam kung paano ko po malalampasan yung mga pagsubok namin, lalong-lalo na sa pangangailangan po ni baby dahil halos balik-balik po kami sa hospital. Iba-iba po yung doktor niya na nag-check up po sa kanya. Last month nga po, naka-admit na naman. Nakatutok si Joy kay Bravery Faith dahil ipinanganak yung bata na mayroong epilepsy, may cerebral palsy, may club foot, mayroong scoliosis, at may gastrostomy tube pa para sa kanyang pagkain. Ayon kay Joy, maayos naman ang kalusugan ni Bravery Faith nang ipinagbuntis niya at yung ipinanganak. Yung pagbubuntis ko po kay Bravery ay maayos naman po. Bal, nagtatrabaho po kasi ako dati nun sa laundry. Tapos, yan si baby. Doon kasi ako nagtatrabaho sa ibang bayan. Meron din po ako doon pinapa-check upan para sa yung sa pagbubuntis ko. Tapos pag nandun din naman ako sa amin, nandun din po ako nagpapa-check up sa lugar namin. Bali dalawa po ang pinapa-check upan ko sa kanya. Maingat naman po ako sa kanya, kaya lang hindi ko po inasahan na magkakaroon po talaga siya ng sakit. Dahil nung pinanganak ko po si baby, normal naman po siya. Maayos naman po siya, nakakakita, nakakarinig. Tapos, yung okay naman po yung niya, kasi okay naman po lahat ng test sa kanya, yung sa ospital po. Tapos, yung after po kasi yan si baby, after lumabas po kami ng ospital, nung time na yun, hindi pa po yun nagpa-pandemic, lumabas po kami ng ospital, okay po siya. After 25 days po, inatake po si baby ng nagkumbulsyon po siya. Pero hindi ko po talaga alam na kumbulsyon po yung nangyari sa kanya dahil first time ko po magkaanak na
na nagkaroon ng ganyan na kinumbulsyon. Ang akala ko lang po talaga kay baby, nilalamig kasi yung time po na yung araw pong yun, malamig po ang panahon kasi February po yun. Tapos ang ginawa ko po kay baby, kinumutan ko po siya kasi nag-chill lang po siya, pero yung katawan niya okay naman po, hindi naman po mainit. Ang alam ko lang po kasi na may lagnat, mainit yung buong katawan. Tapos kinumutan ko po siya ng makapal na kumot. Tapos hindi pa po nawawala yung lamig ng katawan niya hanggang sa napansin ko na pa nag-poops po siya. Tapos papalitan ko, higa ko na lang siya, nakita ko patay na pala siya, yung wala na pong malay. Pero makaraan ang 25 araw na maiuwi nila ito sa bahay, nagkumbulsyon ang bata. Isinugod siya sa ospital. Nakailang beses sila, iba't ibang mga doktor ang tumingin sa bata. Iba't ibang sakit ang na-diagnose sa bata. Kabilang dyan yung sepsis, meningitis, hydrocephalus at iba pa. Sinabi na sa akin ng doktor na kung pwede, tubuhan na daw po si Bibi kasi yun na ang makakatulong para siya ay makahinga. Yun, hindi naman po ako nagdalawang isip na palagyan si Bibi ng tubo kasi kung yun din po ang paraan para magkaroon din siya ng pagkakataon na mabuhay, bakit hindi ko po gawin? Kasi sinabi naman po ng doktor na talagang wala na din pong pag-asa kung talagang hindi si Bibi matutubuhan. Kaya nagperma na din ako na tubuhan siya. Yung natubuhan na po si Bibi, mga bandang hating gabi, inakyat na din po siya doon sa ICU. Tapos yun, bali naglimang buwan po kami doon sa ICU. Parang si Bibi kasi nakumatos po siya ng halos dalawang buwan na hindi po siya nagigising. Unang-unang sinabi ng doktor po sa akin na si Bibi daw nagkaroon ng sepsis. Yun ang unang diagnosis sa kanya. Kasi daw po si baby umakyat daw po yung blood niya sa kanyang ulo. Yun daw po ay sepsis daw po yun. Umabot sa puntong ventilator na lamang ang bumubuhay sa kanya. Nag-agaw buhay pa siya. Sa kabutihan pala, na-revive naman ng bata. After sa x-ray naman, in-x-ray kasi siya, nakita na naman sa heart niya na may butas daw po yung heart niya. Dipunta na naman po kami sa to the echo niya. In ultrasound po yung heart niya, tiningnan po doon sa to the echo. Pero siguro wala na po talaga akong kinapita nun kundi magdasal ng magdasal na si baby makasurvive. Nakita po doon na wala naman pong walang butas yung yung puso niya, kaya sobrang nagpapasalamat po ako nun kasi mag-isa lang po kasi talaga ako, kami dalawa lang sa ospital. Sa gitna ng kritikal na kondisyon ni Bravery Faith, inabisuhan na si Joy ng mga doktor na ihanda ang kanyang sarili dahil posibleng mawala sa kanya ang bata. Ngunit hindi sumuko si Joy. Naniniwala siya na may pag-asa pang gumaling ang kanyang anak. Makaraan ng 2 araw, malaking milagro daw ang nangyari dahil bumuti yung kalagayan ng bata. Bukod dito, tinanggal na rin ng doktor ang ventilator. Tapos natulog po kami doon sa magkasama po kami sa ICU, bandang kinaumagahan, mga after 2 days, nagtanong ako sa doktor niya po, sabi ko, "Dok, kumusta na po si baby?" Sabi niya, "Good news, mami, yung anak mo, luminaw na yung kasi yung baga niya dati, hindi po malinaw, yung malabo talaga sa, lagi po siyang, parang tatlong beses siya in-x-ray, pag laging pinupunta niya nag-x-ray. Sabi niya, "Good news, mami, yung si Brave, luminaw na po yung baga niya, hindi na po katulad dati na talagang as in, parang ulap po baga na nakaano talaga sa kanya." Sabi niya, parang may milagro nangyari kay Brave. Nakalabas na ang mag-ina sa ospital. Yung nga lang, tinamaan naman sila ng mag-ina ng COVID-19. Ang masaklap pa, nalaman ni Joy na pumanaw na ang kanyang asawa dahil sa sakit niya sa kidney. Noong mga panahon, lumalaban si Bravery Faith. Nagtatrabaho ang kanyang ama sa Maynila. Bukod dito, may problema na rin ang paningin ng bata at mayroong scoliosis at club foot. Pero after naman po ang mga 1 month, kami na naman po ay
Na-COVID-2. Na-COVID po kami dalawa ni Brave. Na-isolate po kami ng Bicol Sanitarium kasi prone po kasi noon ng pagpapa-check up namin. Siguro nahawaan po siya kaka-antigen namin. Siguro yung mga katabi namin nahawa po sa kanya. Yung time na yun din pala, yung tatay ng anak ko, patay na pala siya, hindi ko din po alam na wala na din siya kung hindi ko pa po napapanaginipan. Ano nga ba itong mga sakit ng batang ito? Ang cerebral palsy ay sakit sa utak na nakikita sa mga sanggol o early childhood pa lamang. Naapektuhan ito ang paggalaw ng katawan at muscles ng mga bata. Apektado din ang coordination at posture o yung pagtindig ng bata. Ito ang pangkaraniwang motor disability sa mga bata. Nagdudulot ito ng pagbabago sa brain development nila. Ang epilepsy naman ay isang disorder ng central nervous system kung saan nagkakaroon ng abnormal brain activity na siyang dahilan ng seizure o yung pangingisay. Ang gastrostomy tube ay isang maliit na tubo na inilalagay sa tiyan. Ito'y direct na nagbibigay ng nutrition sa batang mayroong problema sa pagkain. Bukod sa mga sakit na yan, may club foot pa si Bravery. Ito ay isang kondisyon na kung saan parehong paa ng tao ay baliko, papasok at pababa. Ang depektong ito ay namamana. Maaaring makita ito sa pagkapanganak ng bata. Ang treatment dito ay non-surgical din. Meron ding surgical. Yung minsan ay tinatama ang forma ng posisyon ng paa. Matapos itama ang forma ng paa, sinesemento ito. Sa Achilles tendon tenotomy, pinuputol ang litid sa sakong. Maaari din lagyan ng brace. Nakakatulong din ang physical therapy. Kapag hindi naging epektibo ang tinatawag na non-surgical procedures, pwedeng operahan ng pasyente. Ang gusto ko lang po sa kanya, yung magbalik yung paningin niya, tapos matuto din po siyang kumain. Kasi ito pong tube na ito na kinabit din po sa kanya, in case naman daw po na matuto daw po si Bibing kumain, tatanggalin naman daw po ito. Pero kung hindi po, lifetime na po ito sa kanya. Lifetime na po ito nakakabit para dito na din po dumaan ang pagkain niya. Hindi makapagtrabaho si Joy dahil kailangan niya natutukan si Bravery Faith. Sa pagpano ng kanyang mister, solo na siyang tumataguyod sa kanyang mga anak. Sa ngayon po, ang source of income ko talaga po, wala na po. Ang pagkain po namin, doon na lang po kami nakikikain kila mama sa magulang ko po. Pero ang magulang ko po ay senior na din po. Wala na din pong, hindi na din po siya nagtatrabaho. Bali, yung mama ko nandun lang sa bahay, tapos si papa pa, ano lang siya, yung wala siyang stable na. Kasi senior na po. Lumuwas sa Maynila si Joy, nagbabaka sakali na may paggamot ang scoliosis at club foot ng batang si Bravery Faith. Wala siyang natitirhan sa Maynila, kaya nakituloy siya dahil wala siyang pambayad sa isang kakilala. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood po. Humingi lang po ako ng tulong sa inyo po, sa lahat po, sa mga donor po na kung sana po matulungan niyo po kaming mag-ina si Baby po sa kanyang pangangailangan po dahil nahihirapan po talaga ako na ma-provide po ang mga pangangailangan niya po, lalong-lalo na po ang pagpapagamot niya po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan,
paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Susunod, ang laban ng isang batang isinilang na walang butas ang puwit sa pagbabalik ng kapwa ko mahal ko. Pinagbubuntis ko po si Kendra. Malusog po ako, hindi po naman ako nagkakasakit. Tapos po, sa katunayan po, noong siya'y pinagbubuntis ko, nagtatrabaho din po ako sa isang garments. Wala naman po akong naging problema sa mga laboratories ko. Okay naman po. Lahat po okay. Pinuntahan natin sa Santo Tomas, Batangas, ang isang taong gulang na bata, si Kendra Roson. May imperforate anus without fistula. Ayon kay Marika Roson, ang kanyang ina, wala silang naging problema at malusog si Kendra noong ipinagbubuntis pa. Nalaman natin na sa bahay isinilang si Kendra. Inabutan kasi sila ng bagyo at hindi sila nakapunta sa ospital. Yun nga lang po, nagtataka na po kami kasi hindi po talaga siya nadumi. Hanggang umabot po siya ng October 29 ko po siya pinanganak. Tapos hanggang umabot siya ng November 1, nagtataka po talaga ako hindi siya nadumi. Tapos hindi din po siya nadede, pero nasuka siya. Nung tiningnan po ng aking inay, nung inano nga po yung kanyang puwet, napansin niya po na gano'n na wala pong butas. Agad-agad ko naman po siyang dinala sa Batangas po. Doon po namin siya pinaoperahan. Makaraan ng isang buwan, napansin nila na hindi dumudumi o hindi dumedede ang bata at nagsusuka pa ito. Na-diagnose ng doktor na merong problema nga ito, inoperahan yung bata para mailabas yung dumi sa kanyang katawan. Una pong napansin siya ay November 1 po ng tanghali. Tapos hindi naman po agad siya na ano eh, na operahan, na admit po siya sa NICU. 11 na po ng November 1, 11 ng midnight po. Madaling araw po siya na-admit. Nakailang araw po siya sa ICU. Tapos, inoperahan po siya siguro mga mag-1 week po ganun. Ayon sa mga doktor, sasailalim sa 2 pa yung 2 at 3 operasyon si Kendra. Subalit na antala ang 2 operasyon. Inunang gamutin kasi yung impeksyon na sa namamagang kaliwang hita ng bata. Ito'y dulot umano ng injection na binigay sa bata. July po, nagmamonthly ano po kami sa kanila eh. Sa surgeon po niya. Nagmamonthly check up po kami. Tapos ano po, nagkataon naman po noong last August po, naoperahan naman po ang kanyang hita. Naoperahan po siya sa hita. Dapat po siya ay bubutasan na ng puwet noon. For schedule po siya. Napa-schedule po namin siya. Kaso nga po, sabi po ng doktor, uunahin po yung sa hita niya kasi namaga. Namaga po siya kasi tinurukan po siya ng penta dito sa 2 hita. Nagtataka naman po ako kasi yung isa pong left eye niya po, hindi na po bumalik yung dating ano, kumbaga talagang namaga siya. Ano nga ba ang imperforate anus? Ang imperforate anus o anorectal malformation ay isang birth defect. Nangyayari ito habang ang sanggol ay nasa sinapupunan ng ina. Ang mga sintomas ito ay ang kawalan ng normal na pag-ihi o pagdumi at iba pang mga problema sa digestion at pagdumi. Ito'y pambihirang karamdaman na napapansin kaagad ng doktor sa isang ospital. Minsan hindi kaagad nadadiagnose ito kung sa bahay pinanganak ang bata. Ang tanging solusyon dito ay 3 operasyon. Una, para ilabas ang dumi sa tiyan at saluhin sa isang colostomy bag. Pangalawa, gagawa ng butas sa puwet. Kapag humilom na ito, isasara naman ang butas sa tiyan. Ang kailangan po niya talaga sa tuluyan niyang pagaling yung
Yung pangalawang operasyon niya po, yung PSAR po na sinasabi, yung pagpapabutas po ng puwet. Siyempre, nandyan po yung mga laboratories, yung mga... Kasi po, kung sa Batangas po namin siya pa-operahan, hindi po kasama yung mga gamot po. Kami po talaga yung bumibili nun. Kasi po yung amin pong PhilHealth ay sa asawa ko po. Wala po kasi kami indigent na PhilHealth. Kaya lahat po ng gamot na binibili sa labas po, amin, sagot po namin. Hanggang ngayon, hindi pa matuloy ang ikalawang operasyon ni Kendra. Kapos daw sila sa pera. Ayon kay Maricar, may mga utang pa sila sa unang operasyon ni Kendra. Sa totoo lang po, wala po kaming naiipon sa sahod po ng bister ko kasi ano po, yung nung naoperahan po kasi yung anak ko nitong last August, di ano, syempre yung mga gastusin po namin sa labas ng ospital. Tapos po, halos nakautang na rin po kami yung halos na araw-araw na gastos namin doon kasi nakadalawang linggo po kami doon eh. Isang housekeeper sa isang kumpanya ng soft drinks ang ama ni Kendra. Dahil limitado ang kanyang kita, nahihirapan ang pamilya Rozon sa mga pangangailangan ng kanilang anak. Dito sa ating programa, unang idinulog ang kanilang problema. Humihingi ng tulong sila Maricar para sa dalawa pang operasyon ng bata. Sa lahat po ng nanonood, sana po ay matulungan niyo po ang aking anak na hanggang sa dulo, hanggang sa pangatlong operasyon niya po, patulungan niyo po kami dahil ano, kailangan po ito ng aking anak. May pangalawa pa po, may pangatlong operasyon sa kanya. Hindi po talaga namin kaya yung gastusin. Sana po imatulungan niyo po kami dahil po naawa rin po kasi ako sa anak ko, napakahirap po ng aming sitwasyon. Kahit po gustong-gusto ng anak ko na dumapa, hindi po niya magawa. Alam ko, lalaki po siya. Hindi niya po magagawang maglaro nung matagal, makatakbo, hindi po pwede yun sa kanya. Siyempre, hindi rin naman po may iwasang umiyak ng umiyak. Bawal po kasi sa kanila yun. Kaya kailangan po, habang maliit siya, sana po maoperahan na po kasi agad siya. Noong una, si Maricar ay takot makakita ng dugo. Pero hinarap niya ang kanyang phobia para lamang sa kanyang anak. Napakarami ko pong natutunan kasi nung una po, nung bago po namin dalhin yung anak ko sa ospital, syempre iyak ako ng iyak kasi sabi ko, ngayon hindi ko alam na totoo pala kasi akala ko sa TV lang, pinapanood ko dati sa TV yung iba nga ginagamit pa bote eh. Hindi ko alam na mangyayari sa anak ko to, ganyan. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaari kayong kumontak sa amin sa pamamagitan ng Messenger. I-search ang Kapwa Ko Mahal Ko Foundation sa Messenger, itap yung paano humingi ng tulong sa Kapwa Ko Mahal Ko, at i-fill up yung link na ibibigay. Marami pa tayong mga kapwa na hindi pa naaabot ng ating tulong. Para sa mga nais magpadala ng tulong, mag-login naman kayo sa www.kapwako.org
mag-navigate sa how you can help at piliin ang angkop na tulong kung donate cash, donate in kind, volunteer work, o partner o sponsor sa kapwa ko mahal ko. At para makasiguro kayo na makakarating ang inyong donasyon doon sa gusto niyong tulungan, paki-email yung pangalan ng gusto niyong tulungan at ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Ang pangalan ni Bravery Faith ay akma sa kanyang laban sa iba't ibang mga sakit na dumapo sa kanya. Habang kapwa kinakitaan ng tapang ang ina ni Bravery at ni Kendra, sa ngalan ng anak, lahat ng pagsubok at sakripisyo ay kinakaya nila. Magpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang donasyon sa ating mga pasyente na ipinapakita sa ating programa. Gayon din ang ating pasasalamat sa mga ahensya at organisasyon nakatulong natin sa pagbibigay ng public service. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa ngalan ng kapwa ko, Malco Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, at ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles at si Camille, ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Kita tayo sa Sabado. Tanggapin mo ang halaga.